Hello everyone! Nagre-ready nga ako ngayon dahil laatin kami ng kasal. Pero bago pa man po ang mga susunod na pangyayari, baka naman hindi ka pa naka-follow ha, please do follow my page po, Alex Pablo Vlogs. Hindi lang po halata pero sobrang nagmamabilis na nga ako sa pagpa-plancha ng aking hair. Hindi kasi kami pwede malate dahil flower girl nga si Cassie sa atenda naming kasal. At nung marinig ko nga na mukhang ready na lahat sila tita sa baba ay nagmabilis na nga kagad ako. Kinuha ko na yung bag ko at nilagay ko na nga lahat ng mga feeling ko na kakailanganin ko mamaya. At syempre hindi natin pwede kalimutan magpabango, baka maamoy nila na hindi pa ako naliligo. Char! Hindi talaga ako sanay na nakasandals, kaya ito nga kahit naka-formal dress tayo ay naka-sneakers pa din. Inayusan ko lang din pala si Cassie at nilagyan ko nga din ng konting makeup para nga mas cute siya today. At after ilang minutes, nakarating na rin naman kami dito sa venue. Sobrang na-amaze nga din ako pagpasok dahil sobrang ganda talaga ng pagkakasetup nila ng place. Maya-maya nga lang ay nag-start na nga din yung wedding ceremony. Super nakaka-proud nga ito si Cassie. First time niya mag-flower girl at good job nga siya kanina. Yun nga lang, nung nakita kami, abay hindi na naglakad papuntang unahan, tumigil na sa gitna. Congratulations, Tita Helen and Tito Ricky! And thank you so much po sa pag-invite niyo sa amin sa inyong wedding day! May God bless your family more and more po! At syempre, hindi pwede ma-hugard ang isa sa mga flower girl, kaya nga ito, nag-ready talaga ako. Dinala ko nga yung lipstick na ginamit ko sa kanya para anytime nga ay pwede siyang mag-retouch. At nung sinabi ko naman sa kanya, lalagyan ko nga siya ulit ng lipstick, aba hindi naman ako nagdalawang salita, lumapit naman kagad. At kinuha ko na nga din tong time na to para mag-retouch na din, sayang naman yung pagdadala ko ng lipstick. Dito sa part na to, sobrang naiyak talaga ako sa father and daughter dance. Pero pinigilan ko na nga lang din na sobra para hindi nga ako maiyak. Miya-miya nga lang ay pinatay na yung ilaw at pinigyan nga kami kanina ng tigitigisan itong mga sticks. At iwawagayway nga namin yan pagpasok ng newlyweds. At feeling ko ito na nga yung second part ng program, yung meron ng mga pag-games at syempre kainan na din. At bago nga makakain yung table namin ay may kailangan muna nga kami sagutin na tanong. At nang masagot na nga namin yan, magpipicture muna kasama si Tita Helen and Tito Rick. Tapos kainan na. In fairness, sobrang bet na bet ko nga yung kari-kari nila dito. After namin kumain, na ito na nga yung next part ang pa-games. Hi girl! Pretty naman pala. Deserve ka to be in front. Oh, Alex, the vlogger. Pagdating sa mga ganitong pag-games ay nahihiya talaga ako at hindi talaga ako nasali. Pero dahil nga ni-request si Tita Helen na sumali nga ako, kaya syempre nag-join na din ako. At sobrang hiyang-hiya nga ako dito at first time ko nga lang din maka-join ng game sa isang kasal. Thank you so much. Pwede sa'yo na yan. Okay. Then, imagine ko na yung gano'ng ikas, kung gano'ng malaki. Ito si Papa, sumali din yan kanina sa games. O diba, panay na ang sayaw niya kanina, hanggang ngayon panay pa rin ang sayaw. After naman ng program, start na rin ang party-party, pero uuwi na nga din kami. Nag-aaya na rin kasi sila Sandro at Cassie dahil pagod na rin sila. Again, congratulations po, Tita Helen and Tito Ricky! May mga gabi talaga na bigla na lang kami nagkakaayaan na lumabas. At ito nga yung time na to na malaman nga namin na break na nga ang Katniel. O diba, hindi kami part ng relasyon pero apektado nga rin kami. Kaya ayan, naisipan nga namin pumunta sa downtown para nga mag-milk tea at para magpahangin na rin. Para na rin mag-sightseeing para makalimutan ng problema. O diba, akala mo naman talaga part ng relasyon ng Katniel. At dito nga kami mag-milk tea sa Tiger Sugar. At first time ko nga lang din matitikman yung drinks nila dito. Malapit na nga
pwede mag-closing at buti nga umabot pa kami. Tatlo lang sana ng drinks yung orderin namin para tigitigisan nga kami nila Papa, pero sakto naka-buy to get to daw sila ngayon. Kaya syempre in-avail na din namin yung promo nila. Hindi na rin naman ako nahirapan pumili ng ordering ko dahil meron na nga din sila mga bestseller na mga nakasulat dito. Umupo lang kami saglit habang inaantay yung order at miya-miya nga lang ay tapos na rin naman. Sobrang ganda talaga dito sa downtown, lalo na kapag gabi, sobrang daming mga ilaw. At ang in-order ko pala yung kanilang top 9 na taro boba pudding milk with cream mousse. O diba, sinaulo ko pa para lang pumasabi ko sa voiceover. At nakasanayan ko na rin kapag na-order ng ganito mga drinks ay hindi ko na rin talaga pinapalagyan ng ice. Para in case nga na hindi ko maubos ay pwede ko itabi sa ref at inumin ko ulit kinabukasan. Hindi rin naman siguro halatang nagustuhan ko nga ito at dire-diretso nga yung pag-inom natin. Sinulit na nga din namin itong pag-move on sa Katniel. Este sa paggala pala ngayong gabi, dumiretso nga kami dito sa 7-Eleven. O siya, masyado na po madaming ganap sa vlog na to. Yun lang naman po for today's vlog. Please don't forget to follow my page po ha, Alex Pablo Vlogs. Thank you so much for watching.